Hello guys, so today i-share ko lang ang ating Moto Adventure Helmet na setup. So ito yung gagamitin natin para sa ating Mindoro Loop this coming October 5, 6, and 7. So ang gagamitin nating helmet is itong KYT TT Course. Kasi gamit na gamit na yung ating AGV, so ito muna yung gagamitin natin. So ito ay single visor. So clear lens lang, wala tayong gamit na ibang lens. Para all weather, morning and evening, magagamit natin. And then gamit natin is intercom, is itong Freedcon FX. So, Freedcon, baka naman. So hindi po tayo sponsored ng Freedcon, pero yan po yung ginagamit nating intercom. So this can accommodate up to 10 riders. So sa grupo kasi namin, ito na yung gamit namin para makipag-communicate. So yun yung gamit nating intercom. And then ang gamit nating chin mount is itong GRX. Ayan, GRX. So yan, naka double-sided tape na 3M. So madikit na madikit yan, hindi ka mag-aalala na mahuhulog yung action camera mo. And then ang setup natin sa action camera, ang gamit natin is tong Insta360 Ace Pro. Yan, naka-mount siya dyan. And then naka mic adapter. So hindi naman talaga ako nagsasalita sa mga video, pero just in case lang. So meron siyang mic adapter, so pwede mo siyang i-charge habang nag-shoot ka dun yung mic. So since may intercom tayo, posible nyo ring marinig yung mga conversation namin sa grupo. Ayan, yan yung setup natin. So bakit nga ba Insta360 Ace Pro yung gamit natin sa Mindoro? So ito kasi yung gagamitin natin para ma-capture lahat ng adventure natin. So kasi ito, Insta360 Ace Pro is halimaw sa low light. So makakapture natin yung biyahe natin kapag gabi para ma-explain namin kung nasaan na kami, anong oras kami nakarating sa lugar na ganito. So yun yung purpose ng Insta360 Ace Pro. So sa mga video natin, konti-konti nagdadagdag tayo kung ano yung pwede nating may dagdag. Kasi usually kapag gabi, wala namang mga magagandang scenery. Kaya yan, panggabi lang tong Ace Pro. So kadalasan nasa helmet lang natin to. And then ang gamit nating cage sa ating Insta360 Ace Pro is tong Ulanzi. So bakit nga ba Ulanzi? Kasi na-test ko na yung mga produkto nila. Ang galing ng pagkakadesign ng mga produkto nila. So safe na safe yung inyong action camera. And then ang isang kinagustuhan ko sa ganitong case is yung pwede mong buksan itong sa battery. So hindi mo na kailangan alisin yung action camera mo para magpalit ng battery. So doon, buksan mo lang to, and then ma-access mo na yung battery. And then ang kagandahan din ng Ulanzi is pwede kang mag-shoot ng landscape. Yan, i-attach mo lang siya dyan. Hindi ko pa kabisado yung, ano, yun, nag-lock na. And then, pwede ka rin mag-shoot ng portrait. Yan. So, maririg mo lang yung clip, then di na matatanggal yan. Yan, touch mo lang yung camera. So, yun. Gusto ko lang i-share yung ating setup para sa mga future videos natin. Okay, ride safe! Good evening guys! So, night testing na naman tayo. Kumusta ba yung quality kapag gabi? And tinetesting na natin din yung audio quality. So, hindi naman ako madalas magsalita sa ating mga video. Usually voice over lang, pero tignan natin kung maganda yung audio quality.